بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang araw sa mga kababayan namin hindi Muslim. Marahil palagi ang tayo ngayon nagpapaalalahanan, at huwag na huwag nating kalilimutan na puriin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang, nawa ay mapa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang habag ng Allah, biyaya ng Allah sa kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. Sa pagkakataong ito, mashallah tabarakallah, na binigay ng pinagkaloob sa atin ng ating tagapaglikha ang oras na ito upang magbigay linaw, lalong-lalo na napakadami nating mga kababayan na mga hindi Muslim na kapag sila ay nakarinig ng patungkol sa Islam, lalong-lalo na mula sa ating page, sila ay nagkakaroon ng samut-saring mga komento na minsan ay hindi na maganda sa kadahilanan na kanilang sinasabi ay wala kayong respeto, kanilang sinasabi Islam na lang ang inyong pag-aralan, kanilang sinasabi huwag ninyong pakialaman ng mga Kristiyano, kanilang sinasabi ang mga samut-saring mga salita. Pero ngayon, mga mahal naming kababayan, bago ka mag-react ng hindi maganda, iyo munang pakinggan ang aking sasabihin o mga aking sasabihin para magkaroon ng pagkakataon ng iyong sarili na maintindihan ng lubusan kung ano ba ang ipinaglalaban ng mga kamusliman. Kami ba ay walang respeto? Kami ba ay nagdudulot ng kasamaan? O kami ba ay nanggugulo ng inyong isipan? So mga kababayan, itong video ito, itong live stream na ito, ay marahil nagbugdudulot sa bawat tao ng kaalaman na dapat niyang maunawaan kung iintindihin niyang mabuti. So ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon, mga mahal naming kababayan, ay isa sa dahilan at mga maraming dahilan kung bakit hindi ko maiwanan ang Islam. So marami kasing mga tao na kaya nilang iwanan ang kanilang mga relihiyon o kanilang mga sinasamahan. Katulad ko dati, nung ako ay Roman Catholic, no? At ako ay nagdoktrina sa pagiging iglesia ni Kristo at nakilala ang born again. So parang madali ko silang naiwanan sa kadahilanan na may mas nakita akong mahigit pa roon. Ngayon, bakit hindi ko kayang iwanan ang Islam? Kasi po mga mahal naming kababayan, kung ating bibigyan ng pansin, ano ba ang Islam? Bakit hindi kayang iwanan ni Ryan Kando ang Islam? So bigyan natin ng pansin, ano ba ang Islam? Kung ating bibigyan ng pansin mga kababayan, ang Islam ay ang tanging way na kung saan masasamba mo ang iyong tagapaglikha ng tamang pamamaraan. Sa Islam, iuutos sa iyo kung ano talaga ang iyong natural na mission o mission sa mundong ito. Sa Islam, ituturo kung ano ang dahilan kung bakit ka nasa mundong ito. Diba? Sa Islam mo matututunan ang mga bagay na hindi mo matututunan sa ibang mga pananampalataya. Katulad ng ano? Sa Islam, ituturo sa iyo na nandito ka sa mundong ito upang sambahin ang iyong tagapaglikha. Sabi nga ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang na sambahin ako. So kung ating bibigyan ng pansin, nandito pala tayo sa mundong ito para sambahin ang ating tagapaglikha. At bawat tao, bawat nilalang sa mundong ito ay may kinikilalang tagapaglikha. Ang problema lang natin, mga mamahal nating kababayan, sino ang tagapaglikhang iyon? Sino yung dapat sambahin? Maraming mga nagsasabi, kapag tinanong mo, lalong-lalo na ang mga kamusliman, sino yung dapat sambahin na tagapaglikhang nag-iisa? Sabihin nila, si Allah. Kapag tinanong mo ang mga kakristyanuhan, sino ang Diyos na nag-iisa? Ang kanilang sabihin, si Jesu Kristo. Kapag tinanong mo ang mga Indi, mga Hindiyano, ang sabihin nila, ang kasambahin, si Galfana Buddha, si Krishna, mga baka o si ino paman. Napakadaming sasambahin, napakadaming pinapasamba at maraming kilala ang mga tao na dapat nilang sambahin. Subalit, bakit sa Islam napakainam ng relihiyong ito? Bakit sa Islam napakaganda na hindi mo kayang iwanan patungkol sa iyong tagapaglikha? Kung ating bibigyan ng pansin, napakadaming Diyos na kinikilala ang mga tao. Pero ang tanong, sino kaya ang Diyos na tama? Kung ating papaganahin ng ating mga talino, makikilala natin ang tunay na tagapaglikha mismo sa ating mga talino. Halimbawa na lamang, ang katanungan, bakit ako nasa mundong ito? Bakit ako nilikha?
Bakit ako nandito at sino dapat kong sambahin? Isa napakadaming Diyos na pinakikilala ng mga tao sa panahon sa akin ngayon. Sino ang pipiliin ko? Sino ang bibigyan ko ng pag-aalay ng pagdarasal? No? So mga mahal nating kababayan, nasa puso at isipan ninyo ang kasagutan. Nasa puso at isipan ninyo ang kasagutan. Ano po yun? Bago tayo sumagot sa mga katanungan ng iba, bigyan muna natin ang pansin yung ating topic. Nasa puso at isipan ninyo ang kasagutan kung sino ang dapat sambahin. Kailangan lamang ilalagay ninyo sa ayos o ilalagay ninyo sa tamang pagkalalagyan ang inyong katalinuhan para hindi ka magkakamali. Kasi kahit gano'ng kakatalino, kung mali ang iyong pagkilala sa iyong tagapaglikha, mali pa rin ang buhay mo sa mundo ito. So bigyan natin ng pansin. Alam ba natin mga mahal nating kababayan? Dito sa Islam, perpekto. Kapag nagtanong ka, bibigyan ka ng kasagutan. Halimbawa, paano nasabi ng Islam na ang tunay na dapat sambahin ay si Allah? So, bibigyan natin yan ng pansin mamaya mga mahal naming kababayan. So, ngayon muna, bigyan muna natin ng pansin. Papaano nasabi ng mga Muslim na sila ang nasa tama? Sila ang tunay? Bakit tinawag silang balik Islam? Bibigyan din natin yan ng mga pansin. So, balit ngayon, ang ating bibigyan ng panahon ngayon mga mahal naming kababayan ay paano mo nasabi sa puso mo at sa isipan mo at paano mo makikilala ang tunay na Diyos? Bigyan natin niya ng halimbawa. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi aw yunazzirani aw yumajjizani." Sabi ng propeta Muhammad, lahat ng ipinanganak na sanggol ay mayroong fitra. Fitra. Ano ba ang fitra? Ito mga kababayan, kapag inintindi ninyong mabuti, magbibigay ito ng kasagutan sa inyong kaisipan na marahil na tama talaga ang mga Muslim. So ano ang fitra? Ang sabi ng Allah patungkol sa fitra, sabi niya, "Fitratallahi lati fatara an-nasa 'alayha." Ang fitra ay yung pagkakalikha ng Allah sa tao na mayroon siyang likas na paniniwala. Itong likas na paniniwala na ito, mga mahal naming kababayan, ang magigising sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng kaisipan na ikaw ba ay nasa tama o ikaw ay nasa mali. Anong klaseng likas na pagkakalikha sa iyo ng Allah? Kung ating bibigyan ng pansin, bawat tao daw, bawat pinanganak daw na sanggol, may likas na paniniwala na bago lamang ito, paabawahu yuhawidanihi o yunazzibanihi o yung majizanihi. Na bago lang ang paniniwala niya o likas na paniniwala niya noong siya ay bininyagan, dinala lang mga magulang niya sa simbahan para maging Kristiyano, maging Hudyo o ano paman. So kung ating bibigyan ng pansin, sa ating nakagisnan ng mga relihiyon sa buhay natin ngayon, doon lamang nawala yung sinasabing paniniwala ng iyong sarili. Doon lamang hindi mo napag-isipan, hindi mo nalaman. Kasi kung ano yung ituro sa iyo ng magulang mo, ganito ang gagawin mo, ganyan ang isasagawa mo, ito yung Diyos natin, ito yung dapat mong bigyan ng pansin. So yun yung ating kinuha at yun yung ating pinaniwalaan. Kaya minsan, kapag may narinig sila ng mga nagli-lecture ng mga Muslim, sinasabi nila, halimbawa sa akin, sa katulad ko, "Ryan, wala kang pinag-aralan. Ryan, hindi ka nagdirespeto sa aming relihiyon. Ryan, may kanya-kanya tayong paniniwala." Yes, tama. Pero saan tayo ngayon pupunta? Nasa way tayo na kung saan tinuturo natin ang tama para maiwasan nila ang mali at makuha natin ang tama. So, bawat nakagisnan nating relihiyon, inirespeto natin. Pero ang punto dito, lahat tayo na mayroong paniniwala at katalinuhan, binigyan tayo ng choices ng ating tagapaglikha, marahil nasa tama o nasa mali ka. Kung ngayon, paano malalaman kung nasa tama ka o nasa mali ka kung hayaan mo lamang yung sarili mo na okay na ako dito, stop na ako dito, ito na yung paniniwala ko. So, big question mark, yung paniniwala mo, yung nakagisnan mo, yan ba yung sinasabing napag-aralan mo? Inalam mo? Inalam mo ba talaga yung nakagisnan mo? Kinilala mo ba talaga yung sinasamba mo? Kumbaga, binigyan mo ba ng oras o panahon ng sarili mo pag-aralan ang iyong nakagisnan? O kabut mo na lang sinasabi, wala kang respeto, Ryan, eh hindi mo naman pala pinag-aralan kung ano at tama at mali. Hindi mo naman pala kinilala ang Diyos mong sinasamba. Hindi mo alam ang tunay na katangian niya. Hindi mo alam kung anong pinag-uutos niya. Hindi mo alam kung anong pinagbabawal niya. So ngayon, paano mo masasabi na ikaw ay nasa tama kung hindi mo alam ang punot dulo ng iyong pinaniniwalaan? Nakuha niyo yung punto, mga kababayan? So ngayon, bilang isang Muslim na nagising sa katotohanan na dating Kristiyano, nung nalaman ko mismo sa puso ko ay yung likas na pagkakalikha sa akin ng aking tagapaglikha, ay yung makilala ko siya, ay dito ko nalaman. Dito sa puso ko. Ano yun? Kahit iba ang relihiyon mo,
Maniwala ka sa akin sa hindi. Ikaw na nakikinig ngayon na hindi Muslim, halimbawa, kahit anong relihiyon mo, ikaw Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Born Again, El Shaddai, Seventh-day Adventist, kahit ano. Kapag tinanong ka, ilan ang Diyos? Pag galing sa puso mo, ang isasagot mo, isa lang, only one. Kapag ikaw naman, ngayon ay tinanong uli, ilan ang Diyos galing sa isip mo na nakagisnan mo, ang sasabihin sa iyo, ilan ang Diyos? Isa, dalawa, tatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Bering Maria, mga ribulto. So napakadami. Galing sa isip mo kasi bakit? Tinanim ng mga magulang mo, natanim ng nakagisnan mo, natanim ng mga nakikita mo araw-araw, natanim ng mga napaniniwalaan mo, mga nakasanayan mo, sa isip mo. Pero sa puso mo, isa lang ang Diyos talaga. Paunang tanong sa'yo, ilan ang Diyos? Galing sa puso, isa lang. Pag galing sa isip, madami na. No? Ngayon, sino nagturo sa'yo ng madami? Ang relihiyon mo. Pero yung tinuturo ng puso mo, isa lang. Kapag tinanong ka, ang Diyos nakita na ba? Nasabihin mo, ang Diyos hindi pa nakikita. Sa puso mo, hindi pa nakikita ang Diyos. Pero gamit ang utak mo, pag sinabi mo na kagisnan mo ang paniniwalaan mo, nakita na ang Diyos. Nakita na si Yesu Cristo, nakita na si Garpana Buddha, nakita na ang mga ribulto, nakita na si Berhing Maria, lahat nakita na na sinasamba nila. Sa kadahilanan na paniniwala ng isipan mo na nakagisnan mo. Pero sa puso mo, wala pa nakakita sa iyong tagapaglikha. Pag sa puso mo, ang sinasabi ang Diyos makapangyarihan sa lahat, so, ang Diyos makapangyarihan sa lahat sa puso mo. May mas magiging makapangyarihan pa ba sa Diyos? Sabihin mo, wala. Ngayon, kung bibigyan mo ng pansin, sa isip mo, yung nakagisnan mo, tatanungin, meron pa bang mas makapangyarihan sa Diyos? Wala na. Pero, pag sinabi mo, yung nakagisnan mo, ang pinagtanong mo, yung sinasamba nila, napagod, nagutom, umihi, uminom, nag-CR, namatay, na, kumbaga na mahinga. So, hindi makapangyarihan. May mas makapangyarihan pa sa kanya. Di ba? Pero sa puso mo, ang Diyos makapangyarihan. Pag tinanong ka, ang Diyos ba ang naglikha sa iyo? Sasabihin ng puso mo, yes. Kapag tinanong mo ang nasa isip mo at nasa relihiyon mo, na pinaniniwalaan ngayon, nakagisnan, ang Diyos nilikha lamang. Ang Diyos galing sa tao. Ang Diyos galing kay Birheng Maria. Ang Diyos galing sa tatay ni Garpana Buddha. Ang Diyos galing doon sa kay tatay nanay ni Krishna. Ang Diyos galing sa baka. So ganoon nga sabihin nila, nakagisnan nila. Pero sa puso mo, ang Diyos tagapaglikha. Kaya nga sabi ng iba, sambahin mo ang tagapaglikha, hindi ang nilikha. Pero sa nakagisnan mo, ang sa pagsamba sa tagapaglikha, ang tama. At ang pagsamba sa nilikha, mali, pero ang ginagawa ng nakagisnan mo relihiyon, sinasamba ang nilikha at hindi sinasamba ang tagapaglikha. So ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ng Propeta Muhammad na tinanim ng Diyos o tinanim ng Allah ang fitra sa puso natin. Ibig sabihin, lahat tayo na mga taong pinanganak, tayo ay mga mananampalataya. Naniniwala sa kaisahan ng ating tagapaglikha. Naniniwala na siya ay makapangyarihan. Naniniwala na siya lang ang mga dapat sambahin. Naniniwala na siya ay walang katulad, wala nakakita sa kanya. Naniniwala na sinasabing siya'y pinakamakapangyarihan sa lahat. Yaan yung sinasabi nating mga kababayan na dapat sambahin sa puso natin. Ngayon, kung ating bibigyan ng pansin, bakit hindi ko maiwanan yung Islam? Sa kadahilanan, Islam lamang ang magtuturo. Wallahi, sumpaman sa ating tagapaglikha, Islam lamang ang magtuturo kung sino ang dapat sambahin at sino ang tamang dapat sambahin. Napakadaming mga tao na sumasamba sa ibang Diyos, pero ang Islam, itatama ang pagsamba mo sa Kanya. Itatama at paniniwalaan dito sa Islam, ituturo sa iyo kung ano ang tamang pagsamba sa Kanya. So napakaraming mga tao na kapag tinanong mo sino ang Diyos mo, marami silang sasabihin. Tatalakayin natin yan. Alam ko na uulit itong topic ko nakaraan, pero gusto ko pa ulit-ulitin, inshallah mainawaan ng mga kababayan nating mga hindi Muslim. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, inshallah, kung ating bibigyan ng pansin, kapag ikaw ay naniwala sa iyong fitra, nag-iisa ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, siya ay nag-iisa, yan ay tinatawag na pananampalataya. At kapag naniwala ka sa pananampalatayang yan, tinatawag yan sa Arabic na ikaw ay isang Muslim, mananampalatayang Muslim. Kung ating bibigyan ng pansin, ibig sabihin, kapag naniwala ka sa iyong sinasambang nag-iisang Diyos, ikaw ay tatawaging mananampalataya sa Arabic Muslim. Kung ating bibigyan naman ng pansin, mga kababayan, ngayon, ikukumpara natin, bakit ipinagmamalaki ninyo na kayo ang nasa tama ng mga Muslim? Diba? Yan ang mismo narinigan sa mga kababayan ni Kristiyano. Bakit sinasabi ninyo kayong mga Muslim ay sinasabing kayo ang tama, kami ay mali? Bigyan natin ng halimbawa kung bakit namin nasabi na kami ang tama.
hindi naman pwede lahat tayo tama. Ibig sabihin, pag tama kami, ibig sabihin mali kayo. Ganun po yung katotohanan, bigyan natin ng halaga. Halimbawa po mga mahal naming kababayan, paano mo kilalanin ang iyong tagapaglikha? Nung ako ay Kristiyano, kami ay nagdarasal. Hindi ko ito naisip, ngayon ko lang naisip. Ang sabi ng dasal namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung ating bibigyan ng pansin, anong pangalan? Ama, yung anong pangalan na sinasabing Ama na dapat sambahin na pangalan mo? Anong pangalan? Ngayon, nung Kristiyano ako, iniisip ko ba, hindi ko alam ang pangalan. Hindi tinuro sa amin ang pangalan. Sabi, Jesus ang pangalan? Hindi ba sabi, anak yun? Sabi, sino yung Ama? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo bilang Kristiyano. Anong pangalan na sinasabing Ama? Dito sa Islam, kumpleto. Kapag tinanong mo, anong pangalan ng Diyos? Sinabi ng Allah mismo, siya mismo nagsabi ng kanyang pangalan. Napakalinaw sa Islam. Sabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sabi ng Allah, katotohanan, ako ang Allah. Pangalan ko Allah. Sabi mismo ng sinasamba ng mga Muslim, pangalan niya mismo Allah. La ilaha illa ana. Walang ibang Diyos na dapat sambahin pagkukulan ng pagsamba maliban sa akin. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Kaya nga, sambahin ninyo ako, sabi niya, at mag-alay kayo ng palagi ang pagdarasal upang pag-alala at pagpapasalamat sa akin. So mga mahal naming kababayan, kaya ang mga Muslim, pag sinabi mo, sinasamba mo si Allah, pangalan niya Allah. Siyempre, may mababasa kami pangalan niya mismo Allah. Kung halimbawa, tatanungin kayo, anong pangalan ng Ama, ng Diyos Ama? Wala kayong masabi, wala kayong may sagot sa kadahilanan na kulang. Kulang ang pananampalataya na nakagisnan ninyo. Kaya nga, hindi ko maiwanan ng Islam sa kadahilanan wala ka nang makikitang ganitong klaseng pananampalataya. Sige, halimbawa na lamang, isa pang ating pag-uusapan. Halimbawa, may sinasamba kang Diyos ngayon. May sinasamba kaming Diyos ngayon ang pangalang Allah. Halimbawa, sumasamba ka kay Krishna, kay Jesucristo, kay Galpana Buddha, sa mga ribulto, kay Berhing Maria, o sa marami pang iba. Kung bibigyan mo ng pansin aking mahal na kababayan bago ka magalit, ito muna ang intindihin mo. Baka galit ng iyong tagapaglikha o naglikha sa iyo ang makuha mo kapag hindi mo ito binigyan ng pansin. Una, sino ba ang Allah? Sino ba ang sinasamba ng mga kamusliman? At sino ba ang sinasamba mo? Nakilala mo ba ang sinasamba mo? Kaming mga Muslim, tinapag-aralan namin mabuti kung sino talaga ang ating tagapaglikha para makasigurado tayo. Katulad na lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niya sabihin ang kanyang pangalan, nagsabi siya ng mga katangian niya. Halimbawa, kababayan, real talk tayo, kababayan, kapag ikaw ay nakinig ngayon at naintindihan mo, naunawaan mo, mas makapangyarihan at mas mainam at mas dapat sambahin ang Allah, ay sambahin mo ang Allah at kalimutan mo ang sinasamba mo ngayon. Ito yung pinakamainam mong gawin. Halimbawa, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo o Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Ang Allah ay nag-iisa. So, ipinaparating ng mga propeta, alam naman natin, ipinarating ng maraming propeta, hindi lang si Propeta Muhammad, na ang Diyos is nag-iisa. Sabi nga ng mga propeta, Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wala kayong dapat, o aking sambayanan, wala kayong dapat sambayin maliban lamang sa Allah. Subalit, kung ating bibigyan ng pansin, napakadaming mga tao na sila ay nagtuturo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sabi ng iba, wala kang respeto, wala kang paggalang, paniniwala namin yan. Pero teka muna, ikaw ba nagbigay ka ng respeto sa mga propeta? Ikaw ba nagbigay ka ng paggalang sa mga propeta? Ang sabi nila, only one lang ang sambahin mo. Kahit nga ang mga ibang propeta, lahat sila ay nagsasabi, only one, isa lang Diyos na sambahin. Ganun din ang sinabi ng Allah. Ang Diyos ay ang nag-iisang Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at siya lamang ang dapat sambahin. Sabi nga ng Allah sa banal na Quran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٍ. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya, ang Allah ay kabilang sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Katotohanan, ang Allah ay hindi kabilang sa tatlong persona. Mga kababayan, kapag ang Diyos mo ay naging tatlo, hindi na yan isa. Common sense, kapag ang Diyos mo naging tatlo, hindi na yan isa. Kung ating bibigyan ng pansin, napakadaming mga tao, sinasabi nila ang Diyos is Ama, may anak, at si Jesucristo ang Diyos, iisa sila ng Ama, at Espiritu Santo, iisa sila. Tandaan ninyo mga kababayan, kapag ganyan ang pagtingin mo sa iyong tagapaglikha, hindi kami nawawala ng respeto dito, pero bibigyan ka namin ng halimbawa. Ang Ama, kapag nanganak, ilan na sila? Ang Espiritu, lahat ng tao may Espiritu, gano'ng karami ang Diyos?
Yung ama, yung anak, pag sinabi mo magkaisa sila, ang ama, matanda, ang anak, bata, hindi sila magkaisa. Kung tingbibigyan pa ng pansin, hindi marami ang iyong tagapaglikha. Kapag tinanong lahat ng tao, ilan ang Diyos? Isa lang. Di ang tamang nagtuturo ay Islam, tinuturo ang nag-iisang Diyos, lamang na dapat sambahin, at ganyan din yung masasabi sa ibang mga kasulatan na ang Allah lamang ang dapat sambahin, nag-iisang Diyos lamang ang dapat sambahin, wala nang iba pa. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad. Allahus Samad. Ang Allah daw ang sandigan ng lahat. Kapag ang Diyos mo ay may pagkukulang, kapag ang Diyos mo ay may pangangailangan, kababayan, iwanan mo na yung Diyos mong yan. Dito ka sa Allah. Bakit sabi ng Allah, Allahus Samad, siya ang perpekto. Perfect siya. Wala siyang pangangailangan. Ibig sabihin ng walang pangangailangan, malayong-malayo siya sa katangian ng mga tao. Malayong-malayo sa katangian ng mga nilikha niya. Katulog, halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagugutom. Hindi nauuhaw. Hindi kumakain. Hindi umiinom. Hindi napapagod. Hindi namamahinga. In short, wala siyang pangangailangan. Pero pag ang Diyos mo, take note, pag ang Diyos mo kumain, uminom, napagod, namahinga, natulog, paano mo nasabing katangian ng iyong tagapaglikhayan? Halimbawa na lamang, with due respect, nirirespeto ko lahat kayo. Subalit, ang punto ko dito ay pag nirirespeto mo ba ang iyong tagapaglikha? Si Jesucristo, si Galfana Buddha, si Krishna, ang mga baka, lahat ng sinasamba ng mga tao ngayon, kumain, uminom, napagod, nauhaw, nagutom, natulog. Di baga po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya napapagod, hindi siya namamahinga, wala siyang pangangailangan. Sabi nga niya, Allahu khaliqu kulli shay'in, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha ng lahat ng bagay, at siya rin ang mangangalaga ng lahat ng ito. Napakadaming mga tao na nagsasabi, ang Diyos ko ay si Jesucristo, ang Diyos ko ay si Buddha. Pero kung ating i-imaginein, si Jesucristo hindi niya saklaw lahat. Si Galpana Buddha hindi niya saklaw lahat. Si Jesucristo ay napapagod, nagugutom. Si Galpana Buddha, ganun din. Ibig sabihin, hindi kakayanin ng kapangyarihan na sinasabi ng Diyos na sinasamba ninyo kung ang mga bagay na yan ay hindi tama. Kung ating bibigyan ng pansin, ang mga tao na sinasamba ng mga tao, ay hindi sila perpekto. May pangangailangan sila. Kapag ang Diyos mo may pangangailangan, dito ka sa Allah, walang pangangailangan. Sabi pa ng Allah, lam yalid, walam yulad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. Kung bibigyan lamang ng pansin ito ng mga tao, mga mahal naming kababayan, wallahi, sumpaman sa ating tagapaglikha sa Allah, magigising ka sa katotohanan. Ano yon? Kung bibigyan mo ng pansin, ang Allah ay hindi nagkakaroon ng anak. Pag tinanong ka, ilan ba yung Diyos? Isa lang, di ba? Kasabihin mo, nagkaroon ng anak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinapaniwalaan ng mga Muslim ay hindi nagkakaroon ng anak. Sapagkat isa sa paniniwala ng mga Muslim, kapag ang Diyos ay nagkaanak at sinabi mong nagkaanak, isang napakalaking kaparusahan. Ang sabi ng Allah, وَقَالُ تَخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدَ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِبْدًا تَخَذُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِيرُ الْجِبَالُ هَدًّا. Sinabi ng mga hindi mananampalataya, si Allah daw ay nagkaroon ng anak. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang galit ng Allah kapag sinasabi nyo siyang nagkaroon siya ng anak? Imagine, sasabihin mo yung Diyos nagkaroon ng anak. Alam mo nangyari? لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Napakasamang salita na sabihin mo ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Napakasamang salita. Kaya ang sabi ng Allah, halos magkapunit-punit ang kalangitan, magkabiyak-biyak ang kalupaan, magunaw ang mga kabundukan sa na ang Allah ay nagkaroon ng anak. Subhanallah, ganun kalaking kaparusahan, ganun kalaki ang galit ng Allah sa mga taong nagsasabi na ang Allah ay nagkaroon ng anak. So kung ating bibigyan ng pansin, mga mahal naming kababayan, asabi pa ng Allah, hindi siya ipinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ipinanganak. Kung ating bibigyan ng pansin, kapag ang Diyos mo is pinanganak, grabe, paano mo tatanggapin ang iyong kaisipan? Pag-aralan mo ito, kababayan. Halimbawa, ang Diyos mo ngayon, halimbawa si Galfana Buddha o si Jesucristo. Si Jesucristo is pinanganak, galing siya ni Birhing Maria. Pagkalabas ni Jesucristo, nagutom, kumain, uminom, nakita siya ng mga tao. Ngayon, kapag sinabi mo, ang Diyos mo ay pinanganak, ibig sabihin meron siyang pinanggalingan. So magiging against ito sa puso mo. Anong bakit magiging against? Kapag ang Diyos mo is pinanganak, ibig sabihin nanggaling siya sa pagiging mahina, nanggaling siya sa walang lakas, nanggaling siya sa pangangailangan ng pagkain, ng inumin, nanggaling siya sa pagdumi, pagtuli o ano paman, nanggaling siya sa karumihan, kailangan niyang linisin. Kung ang Diyos mo ay ganito, paano mo masabing Diyos yan, magiging against yan sa puso mo? Sabihin mo, ang Diyos mo ay pinanganak,
May pangangailangan yung ipinapanganak. Pero ang Diyos mo sa puso mo, walang pangangailangan. Ang Diyos mo ipinanganak, asabihin mo ngayon, sa puso mo, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pero kapag sinabi mo ang Diyos mo ipinanganak, may mas makapangyarihan pa sa kanya yung nanay niya, yung tatay niya, yung ibang mas malaki sa kanya. Kasi bata pa siya, baby pa siya, wala pa siyang lakas, may mas malakas pa sa kanya. Kaya napakahirap sasabihin mo ang Diyos mo ipinanganak. Subhanallah. At lahat ng ipinanganak is mamamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakaranas ng kamatayan maliban sa ating tagapaglikha. Kasi ang Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi namamatay. Lagi siyang buhay. At siyang malakas. Siyang kowi. No? Kung ating bibigyan ng pansin mga mahal namin kababayan, bakit ka sasamba sa isang Diyos na mayroong pangangailangan at mayroong kahinaan? Sambahin mo ang Allah, si Allah ay hindi siya ipinanganak, wala siyang pangangailangan. Kung ating bibigyan ng pansin, si Allah is makapangyarihan. Hindi siya nanggaling sa sinasabing pagiging mahina. No? Halimbawa, kung i-imaginein mo, imagine lang, halimbawa kung si Jesus Cristo ang sinasamba mo, i-imagine mo sa unang panahon, nung si Jesus Cristo ay nabuhay, nung siya ay baby, anong ginagawa mo ngayon sa baby? Di ba inaalagaan mo? Hindi siya makatayo, hindi siya makakain ng sarili, hindi siya makainom ng sarili, kailangan mo pang susuhan, kailangan mo pang alalayan. Kapag siya naman ay naging tao, pag tumanda siya, ihina siya. So paano mo nasabi na asamba ako sa isang Diyos na ikaw mismo ang nag-alaga? Sasamba, alimbawa si Birhing Maria ang nanay niya, sasambahin niya yung anak niya, inalagaan niya, na siya ang nagpadede, siya ang tumulong para maging malakas, sasambahin niya yon. So napaka-imagine kung talino lamang ang ating bibigyan ng pansin, grabe, napaka-karumal-dumal na paniniwala ang sinasabing ang Diyos mo ay nabuhay, ang Diyos mo ay inalagaan, ang Diyos mo ay walang lakas nung una, nung siya ay bata pa. Allahu musta'an. Gabayan tayo ng ating tagapaglika. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi ng Allah, sa kanya ay walang makakahalintulad. Isa ito sa hindi maintindihan ng mga kababayan nating hindi Muslim. Marahil na ito ay kanilang paniniwala, pero hindi nila ito maintindihan. Halimbawa, sabi ng Allah, wala siyang katulad. Laysa kamitlihi shay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang maihahalintulad sa kanya. Ang ating tagapaglikha, hindi mo po pwedeng ihalintulad sa tao. Hindi siya lalaki, hindi siya babae. No? Ang punto rito, wala pang nakakita sa kanya. Kung ating bibigyan ng pansin, tanong ikaw, may nakakita na ba sa Diyos? Sasabihin niya, wala pa. Pero ang sinasamba mong Diyos ngayon, nakita na. Ibig sabihin, nasa punto ka ng kamalian. Kasi ang sinasamba mo ay nakita na. Pero sa puso mo ang Diyos hindi pa nakikita. Kung ating bibigyan ng pansin, mga mahal naming kababayan, may mga tao na sumasamba naman kay Jesus Cristo. Kung ating bibigyan ng paalala, yung kanilang tinalakay natin, tatanungin kita, kung ikaw ngayon ay hindi Muslim, mas makapangyarihan ba ang sinasamba mo kaysa kay Allah ayon sa pagpapaliwanag namin? Sa sinasamba ng mga Muslim, mas makapangyarihan ba ang sinasamba mo kaysa sinasamba ng mga Muslim? Ha? Kasi kailangan masagot mo ng maganda yan. Pag sinabi mong mas makapangyarihan ang sinasamba mo kaysa sa Allah, pakitunayan mo sa amin. Kasi kung wala kang may papatunay, isuko mo ang sarili mo, sumuko ko sa Allah. Katulad ng mga naunang propeta. Halimbawa, mapakaraming mga tao ang rumirespeto, gumagalang at nagmamahal kay Jesus Cristo. Pero ang tunay na nagmamahal, rumirespeto at gumagalang kay Jesus Cristo ay ang mga Muslim lamang. Isa-isa dahilan kung bakit di ko maiwanan ng Islam sa kadahilanan na ayoko na natanggalan ng respeto sa Jesus Cristo. Ayoko na ilagay sa Jesus Cristo na hindi naman niya dapat kalalagyan. Ayoko na naspuriin pasalamatan sa Jesus Cristo na may katulad siyang pinasalamatan. Gusto ko sa Islam dahil dito sa Islam nilagay ang katayuan ni Jesus Cristo na dapat niyang pagkakalagyan. Ano po yun? Sa paniniwala ng mga Muslim, si Jesus Cristo ay isa lamang propeta at sugo na ipinadala ng ating tagapaglikha sa mundong ito upang sambahin ang ating tagapaglikha. So anong mga ebidensya? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمُ. Sinasabi ng mga hindi mananampalataya, si Jesus Cristo at si Allah ay iisa. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Sinasabi ng mga hindi Muslim, ang Allah, yung sinasabi nilang si Allah at si Jesus, iisa. Kaya minsan may mga nagsasabi ng verse ng Biblia, ang Ama at Anak, iisa. Sinasabi daw nila yon. Ngunit anong sabi ni Jesus Cristo? Sabi niya, qala al-Masihu ibnu Maryam,
Sabi niya, Ya Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbukum, innahu man yushrik billahi, faqad harramallahu alayhi aljanna, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin wal ansar. Sinasabi ng mga hindi Muslim, si Allah at si Jesus daw ay isa. Pero anong sabi ni Jesus Cristo? Si Jesus Cristo nung sinasabi niya na, O bayang Israel, diba? Sambahin ninyo ang aking Panginoon, si Allah, at Panginoon nyo rin. Sino mang magtambal sa Kanya, ipagbabawal sa Kanya ang sinasabing paraiso. Tignan nyo mga kababayan, anong sabi ni Jesus Cristo? Sambahin ninyo ang Allah. Siyang Panginoon ko at Panginoon nyo rin. Sino man ang magtambal sa Kanya, ibig sabihin, sino man ang sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya, kabilang yung Kanyang sarili doon. Pag sinamba nyo siya, sabi ni Jesus Cristo, ipagbabawal sa inyo ang sinasabing paraiso at papapasukin kayo sa impyerno at kayo'y mananahan doon magpasawalang hanggan. Allahu musta'an. So kung bibigyan natin ng pansin mga kababayan, si Jesus Cristo mismo nagsabi na kayo ay papasok sa impyerno kapag sumamba kayo sa ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ating bibigyan ng pansin at paalala mga kapatid, ang dapat ninyong maunawaan sa mundo natin ngayon ay ang tunay na pangyayari, ang realidad na kung saan si Jesus Cristo ay kung bibigyan mo ng pansin, ay siya ay nagturo sa mga tao na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At huwag na huwag mong pagbibigyan o bibigyan ng katambal ang ating tagapaglikha. So ngayon mga mahal naming kababayan, si Jesus Cristo ay nagsabi din sa banal na Quran. Kasi ito yung pagmamahal kay Jesus Cristo, ang paniniwala at pagsunod sa Kanya. Sabi niya, Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Katotohanan, ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon nyo rin, kaya't sampahin siya, ito ang tuwid na landas. Kapag sumamba ka pala sa Allah, siya rin Panginoon ni Jesus Cristo, nasa tuwid na landas ka. Nasa tuwid na landas ka. Kapag sumamba ka sa iba, maliban sa Allah, hindi ka naniwala kay Jesus Cristo na sambahin mo ang Allah, nasa maling landas ka. Allahu Akbar. Ngayon mga mahal naming kababayan, kung bibigyan natin ng pansin ang mga ganitong klaseng mga pangyayari, ay kung ilalagay mo mismo si Jesus Cristo, tama niyang kalalagyan, siya isang propeta, tao na buhay sa mundong ito at may pangangailangan. So ngayon, para bilang paglilinaw, halimbawa, ipipilit ng isang tao na hindi mamamatay akong sumasamba kay Jesus Cristo, hindi ako sasamba sa Allah, hindi ako magmumuslim, straight akong Kristiyano, straight akong born again, Iglesia ni Cristo. Ito ang tama, ito ang dapat gawin. Bigyan natin ng pansin nito. Si Jesus Cristo, mga kababayan, mismo sa Biblia na nalabasa natin, sa Mateo 26, versículo 39, si Jesus Cristo dumako pati roon at nagpatira pa sa lupa. Si Jesus Cristo pala is nagdasal. Nagdasal. Ibig sabihin, ang katanungan, sinong dapat pagdasalan? Si Jesus Cristo o yung pinagdasalan niya? Napakagandang sagutin eh. Kung ikaw matalino, anong sagot mo? Sinong dapat sambahin? Yung pinagdasalan ni Jesus Cristo o yung pinagdasalan niya? Diba? Ako bilang tao normal na may isip, ang asambahin ko yung pinagdasalan ni Jesus Cristo. Kasi kung asambahin ko si Jesus Cristo, meron siyang pinagdasalan. At kung bibigyan ko ng pansin, mababasa rin sa Biblia na kung saan sa May Juan 17, versikulo 3, sabi ni Jesus Cristo, ito ang buhay na walang hanggan. Bigyan natin ng pansin to ha. Noong unang panahon, may nagtanong kay Jesus Cristo na kanyang mga estudyante. Tinanong siya, mabuting guro, sabi ng mga estudyante niya kay Jesus Cristo, paano ko makakamtan ang buhay na walang hanggan? Sumagot sa Jesus Cristo, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako si Jesus Cristo na kanyang isinugo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi mismo ni Jesus Cristo, ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang nag-iisang Diyos. Ang tanong, kilala mo ba ang nag-iisang Diyos? Pangalan nga lang niya, hindi mo alam eh. Diba? Yung ayaw niya, gusto niya, hindi mo alam eh. Paano mo kasing makikilala ang nag-iisang Diyos eh hindi mo pinakikinggan ang sabi ni Jesus Cristo? Anong sabi ni Jesus Cristo? Ulitin ko. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako ay kanyang isinugo. Sabi ni Jesus Cristo, siya ay isinugo. Bakit ka ngayon nasa kaligawan? Bakit ka ngayon sumasamba kay Jesus Cristo? Kasi hindi mo minahal si Jesus Cristo. Hindi mo pinaniwalaan si Jesus Cristo. Hindi mo sinunod si Jesus Cristo. Hindi mo nilagay sa tamang kalalagyan si Jesus Cristo. Anong sabi niya? Ang nag-iisang Diyos ang kilalanin mo. Hindi siya.
dahil siya ay sugo lamang. Ang punto, may nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at si Jesucristo ay sugo lamang. Kung ilalagay mo yung sarili na si Jesucristo ay sugo lamang, no? Malamang nasa tama ka, kababayan. Nasa tama ka, kababayan. Diba? Kaya paano mo maiiwanan ng Islam kung ganitong klase ang pagpapaliwanag na kung saan ay hindi kayang tibagin ng kahit sino dahil tama. Kahit sa paniniwala kay Jesucristo, tamang-tama. At alimbawa, tinanong mo ang mga born-again Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, lahat ng relihiyon sa mundong ito. Tanungin mo, may mababasa ka ba sa Biblia na sinabi ng tagapaglikha mo o sinasamba mo na siya ang kaligtasan, na relihiyon mo ang kaligtasan? Isa sa dahilan kung bakit di ko kayang iwanan ng Islam. Dahil dito lamang sa Islam na babasa ang salitang Islam na maliligtas. Allahu Akbar. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, وَمَنْ يَغْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nung sabi ng Allah sa pinakamalapit na kahulugan, sino man ang humanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam. Kumbaga, ikaw may paghumanap ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ka tatanggapin sa kabilang buhay pag iba ang relihiyon mo kapag hindi Islam. At kabilang ka sa mga talunan, challenge ito sa mga pastor, sa mga pare, sa mga member, sa mga normal na mga hindi Muslim. Ito ang itong challenge sa inyo. Humanap kayo ng mga kasulatan na inyong pinangahawakan na may nakasulat na itong relihiyong itong maliligtas. Pero sa Islam, sa Quran mababasa mo, ang relihiyong Islam lamang ang pinili ng ating tagapaglikha. Sabi ng Allah, inna dina indallahi l-Islam. Sa paningin ng Allah, pinili ng Allah ang relihiyong Islam. Subhanallah, Islam ang pinili. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'matu wa raditu lakum ul-islami dinan. Ang sabi ng Allah, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon sa araw na ito. Ginawa kong ganap ang relihiyon sa araw na ito. Pinili ko, kumbaga, nilubos ko ang pagpapala sa inyo. Pinili ko ang Islam bilang inyong maging relihiyon. Allahu Akbar, anong relihiyon ang magsasabi ng ganito? Na ikaw ngayon, Muslim, nasa tama ka. Bakit? Pinili ng Allah ang relihiyon mo. Pinili ng Allah ang relihiyon mo na ililigtas. Kapag iba ang relihiyon mo maliban sa Islam, hindi ka makakatamo ng kaligtasan. Ang challenge sa magsasabi na, we, kala nyo kayo lang maliligtas? So ang challenge, maghanap ka ng mababasa mo sa Biblia na ang Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again ang maliligtas. Challenge yan mga kababayan. Kung wala, dito kayo sa Islam. Kapag binalikan mo ang paniniwala mo nag-iisa ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, siya lamang ang dapat sambahin, siya lamang ang dapat kilalanin, wala pa nakakita sa Kanya, siya ang naglikha, hindi siya nilikha. Ibig sabihin, binalikan mo ang pagiging isang Muslim mo. Magiging katulad kita na balik Islam. Na kung saan binalikan ko ang pagiging Muslim ko, na sumambaw na ako kay Allah, iniwanan ko na ang mga nakagislan kong relihiyon sa kadahilanan na tinuro nila sa akin sambahin sa Jesucristo. Dito sa Islam, ang isa sa kagandahan, itinuro sa akin kung paano ilalagay sa Jesucristo sa tama ng kalalagyan bilang propeta at sugo ng ating tagapaglikha. Kaya mga mahal nating kababayan, kung ating bibigyan ng pansin, dito sa Islam mo lamang matatagpuan ang tunay na kaginawaan. Dito lamang sa Islam, wallahi, walang ibang relihiyon ang magbibigay ng kaginawaan sa iyo maliban sa Islam. No? Kaya bakit ngayon hindi natin maiwanan ang Islam? Sa kadahilanan na never kang makakakita ng relihiyon na katulad ng Islam. Kung paano niya itrato, kung paano niya sambahin ang kanyang tagapaglikha. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa iiwanan ko sa inyo at sa mga kababayan naming hindi Muslim, ito lamang, isa pang bagay na dapat ninyong maunawaan kung meron mang hindi Muslim nakikinig ngayon. Lastly, isa sa patunay na tama ang Islam at isa sa patunay na kami nagsasabi ng katotohanan, simula nung mga naunang propeta, ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na sambahin ng nag-iisang Diyos, which is yun ang Allah. Ngayon, nung dumating sa sinasabing Apostol Pablo na sinasabi ng mga hindi Muslim, ang tinuro niya, sambahin si Jesucristo. So ngayon, kanino ka maniniwala? Hindi ko mo ikaw Kristiyano. Kanino ka maniniwala kay Apostol Pablo o sa mga naunang mga propeta? Ang sabi na nating napakadami, libo ang propeta, ang sinabi nila, nag-iisang Diyos lamang ang sambahin. Ang ating tagapaglikha, makapangyarihan, wala nakakita. At biglang may isang taong lalabas sa panahon natin na kung saan sabihin niya si Jesucristo ang Diyos,
at paniniwalaan na natin agad? Ang tanong dito, nung nabuhay pa si Jesucristo, sinong ang Diyos na pinapasamba niya? Di ba? Kapag pinasamba ni Jesucristo ang sarili niya, nasa tama ka. So, balit hindi niya pinasamba ang sarili niya, may pinapasamba siyang iba. So, itong point of view na ito, marahil gumising sa iyo na pag-aralan ng Islam at pag-aralan ng relihiyon mo ngayon, eh simple lang naman, bago ka magalit, kababayan. Bago ka magalit, bibigyan kita ng halimbawa. Itong dalawa na itong papel, magkaiba ito. Siyempre, di ba? Magkamukha ang harapan, pero magkaiba ito pag pinakita ko sa inyo. Bakit hindi mo pag-aralan ng Islam? Islam, pag-aralan mong Islam, pag-aralan mo yung relihiyon mo. Challenge ito sa iyo. Kapag mas maganda ang relihiyon mo sa Islam, doon ka lang, mag-stay ka. Pero kapag napagtanto mo na mas maganda ang Islam, ulitin ko, bago ka magalit sa akin, bago ka magkaroon ng magtanim ng galit o bago ka magsalita ng hindi maganda, pag-aralan mo muna ang Islam at pag-aralan mo ang relihiyon mong nakagisnan. Kung sino ang pinakamas mainam at kung sino ang pinakamas maganda at sinong pinaka nagsasabi ng katotohanan, yun ang piliin mo. Yun ang piliin mo. Huwag kang magiging mangmang. Huwag mong hayaan na merong nakalagay sa iyong, sabi mo, cellphone original at cellphone peke. Pipiliin mo yung peke. Huwag mong gawing mangmang ang sarili mo. Binigyan ka ng pagpili. Halimbawa, pipiliin mo, ano pipiliin mo? Case o cellphone? Ano nga sabi mo? Siyempre yung case, Allahumma staan, nakabilang ka sa mga taong hindi nag-iisip. Sa kadahilan ng pinili mo yung case, anong gagawin mo dito? Pamalo, di ba? Ang cellphone pipiliin mo kasi ito ay magagamit mo. Ganun yung talino. Kapag mas maganda at kapakipakinabang ang Islam para sa iyo sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay, ibig sabihin, mga kababayan, nasa tama ka. Yun ang piliin mo. Kapag napagtanto mo na ang Islam ang tama, inshallah ay magiging buhay sa iyo ang katotohanan. Sabi ni Jade Mark, mata po yun. Isa po akong Katolik. Tama po ang turo ng Islam. So, Jade Mark, kung gusto mo na mag-Muslim, mag-Muslim ka na. Kung sa tingin mo tama na ang Islam, ay mag-Muslim ka. Welcome back sa Islam. Actually, di tayo kailangan ng Allah. Pagpus tayo, tayong may kailangan sa Allah. So, hanggang dito na lamang, mga mahal namin kababayan. So, inshallah, magbigay tayo ng time sa mga taong nagtanong dyan kanina, lalo yung mga hindi Muslim. So, ini-invite namin kayo sa Islam. Kung sino man ang tao na nakarinig sa akin ng buong mensahe ko ngayon at naiintindihan niya na mas nagandaan siya sa Islam, promise, hindi ka magisisi sa Islam. Pasukin mo ang Islam, ipiin mo kami. Kung gusto mo mag-Muslim, inshallah, tuturuan ka namin kung paano mag-Muslim. At inshallah ta'ala, wina-welcome ka namin sa Islam. Walang bayad, walang binyag-binyag. Wala kang kailangan kundi isuko mo ang sarili mo. Kapag ikaw ay naniniwala na nag-iisang Diyos ang Allah, si Muhammad ay sugo ng Allah, si Jesus ay sugo ng Allah, pwede ka na sa Islam. Welcome back sa Islam. So hanggang dito na lamang, mga mahal kong kababayan at mga kapatid ko sa Islam. Inshallah. Mashallah, welcome, mashallah, welcome sis brother. So ganun pa man, PM lang kayo sa mga gustong magbalik Islam at sa mga nakikipag-debate din palagi sa mga comment. Inshallah, huwag ka na makipag-debate. Pakinggan mo na lang yung sinasabi ko at pag-aralan mo mabuti. Baka darating ang pagkakataon, inshallah, ay magising ka din. Lalo na sa mga kababayan natin dyan na palagi nakikipag-debate sa amin. At ganun pa man, pag-aralan mo ang Islam, itong lecture na ito ay para sa iyo. At inshallah, gabayan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga nag-Muslim at sa mga Muslim, patuloy tayong kumapit sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na po kasi dito. Naubusan tayo ng oras. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'assalamah.